Good evening, guys. Hello sa inyong lahat yan, guys. Magandang gabi sa inyong lahat. So, ngayon ay nasa... Ano tayo? Anong oras na ba ngayon? Nasa 6:30? 6:30 ng gabi ngayon. At susunduin natin ang aking anak. So, subukan natin ko. Ayan. Ay. Ano ba? Sunduin ko ang aking anak, guys, ang isang anak ko. So, gabi na ngayon. Kasi, ano na kami. mag-a-atom season na, kaya maaga ang dilim. Kapag summer time naman is mas mahaba ang araw kaysa sa dilim. So, tara, guys. Please pray for me na safe ang ating biyahe. So, tingnan natin. Ayan. So, dapat ngayon, guys, ang temperature natin ngayon is dapat nasa 20, dapat nasa 16 to 17 degrees Celsius lang. Kailang dahil sa climate change is ang actual temperature natin is 20 degrees Celsius. So, painit ng painit ang panahon. Kasi kagaya sa atin sa Pilipinas is sobrang mainit. Kaya dito naman sa amin sa Europe is imbis na malamig, super lamig is nababawasan na ng punti. Sabihin na lang natin dapat nasa ano kami ngayon, nasa sabihin na lang natin na nasa 18 to 20 degrees Celsius ngayon. Pero sa ngayon is mas mainit, mas mahaba ang aming summer time kasi nga dahil sa climate change. So, ang actual temperature namin ngayon is nasa 22 to 23 degrees Celsius. Biro mo, guys, gabi, mag-alas 7 na ng gabi, tapos ganyan ang temperature. So, mainit na yan. Pero para sa akin, para sa mga sa walang problema sa summertime is mas maganda na ganito ang temperature namin. Dapat ang temperature namin sa gabi is dapat nasa 16 degrees Celsius lang. Eh kaso nung nakaraan, 2 weeks ago, mga ganyan, mga 2 weeks ago is ang gabi namin is umaabot ng 15 degrees Celsius. Sa gabi, 14 to 15 degrees Celsius. Pero kapag ang gabi is nasa ano lang 16 to 18 degrees Celsius is tamang-tama lang yan sa pagtulog. So hindi yan masyadong malamig. Kasi dapat sa panahon ngayon ay gumagamit na kami ng heater. Pero naka-off pa ang aming heater dahil nga sa mainit na panahon. Kasi kapag mainit na panahon is ang gamit namin kapag mainit is hindi namin agad-agad na thank you.
So balik na lang tayo, guys, kasi hindi 'yun ang dapat nating pupuntahan. Kasi dahil nga gabi, hindi ko ma basa-basa agad-agad. So ganun talaga ang buhay. So balik na lang tayo kasi hindi ko nabasa kaagad eh. Pagkagabi kasi ang hirap asahin. So yan. So para sa akin, guys, mas maganda kung October hanggang November ang aming temperature is nasa 20 degrees Celsius lang. Mas maganda yung ganun. Kasi nakakatipid kami ng heater. Dahil dito sa Austria, Europe, ang heater is ang mahal-mahal. So dapat talaga hindi pa muna inuun ang heater. Kasi sa trabaho naman kami araw-araw. Pagdating namin sa gabi, matutulog na lang. So, hindi naman na kailangan mag heater kapag nasa 20 degrees Celsius. So guys, nasa ano na tayo? Express Highway. Nag-overtake na yung mga sasakyan kasi mabagal yung takbo ko. Eh, ganun talaga. So, as you can see, guys, nag-overtake na yung mga sasakyan dahil yung mga yan is mamahalin yung kanilang sasakyan. Kaya, mas mabagal. I wish I can buy a car that a little bit like 5 years old or 7 years old, but our car is already 18 years old, so it's okay. We are using this for going to work and for very important purpose. So ganun talaga. Kasi hindi naman kailangan may sasakyan tayo tapos ipagmayaman natin or ipapita natin sa tao na meron tayo ng sasakyan. Kundi ipapita natin na may sasakyan tayo para tayo ay makarating sa ating pinagtatrabuhan. Pati yung bus o pati yung bus nag-overtake na. O yun, guys. Pati yung bus nag-overtake na sa atin. Dapat tayo ang nag-overtake sa bus o yun. Ay, 100 ano na nga yung patakbo ko eh. 100.
kilometers per hour ang takbo natin. Kaya yung mga bus kasi allowed sila hanggang 120 kilometers per hour ang kanilang takbo. Eh dahil nga pag 100 kilometers per hour na ang takbo, is na makatipid ako na ang kasuha. Highway tayo guys, napakalinis, ayan, nakikita natin, walang traffic, dire-diretso. Kasi nga, Friday evening ngayon. So, dapat talaga ganitong oras, mas marami sasakyan. Kasi nga, yung mga nasa city, nasa Vila City, dapat nag-uwian yung mga yan sa probinsya. Kasi yung mga yan ay umuwi sila sa kanilang pamilya once a week. Kasi karamihan is nagtatrabaho sa city. Kagaya ng Maynila. Halimbawa, karamihan nagtatrabaho sa Maynila yung mga taga-Batangas, taga-Laguna, taga-Pampanga, ganyan. Tapos uwi lang sila sa once a week sa kanilang pamilya. So, siyempre maraming traffic, maraming ganyan. So, ganun. Sayang kasi yung anak ko walang driving license. Anak ko marunong sa mag-drive kaya nang wala siyang driver license kasi nga alam niyo na matigas ang ulo, lumalaban sa papa. So kung hindi lumaban sa papa, hindi sana meron na siyang driver license niya. May kaso, pag ang bata lumalaban sa mama at papa is hindi yan susuportahan kasi nga matigas ang ulo. So kaya guys, kaya mga kabataan dyan, kung mapanood nyo itong vlog ko, dapat huwag kayong lumaban sa mga matulang. So hindi ninyo kung ano sinasabi ng matulang. Huwag nyo kayong maraming katuliran, huwag nyo kayong sagot ng sagot. Kasi ako ang magulang, alam namin kung yung parapatakan sa mga matulang. Ano ang nakakabuti sa inyo? Na hindi lang kayo tutulungan, kundi tulungan kayo para kayo mismo ay sumikap at maging matibay sa kanya. Kasi alam nyo, mga kabataan, pag kami mga magulang, tulungan lang na kayo ng tulungan. Kahit na naghihirap na kami, kahit naghihirap sa amin, tutulungan kayo. Tutulungan namin kayo. Ay mas magaan na sa inyo, pero mas mahirap sa amin. Kasi hindi naman kami nyo. Kung kami ang millionaryo at mayaman kami, walang problema yun. Kasi talagang susuportahan namin kayo ng bata. Pero kung ang magulang ninyo is nagtatrabaho din ng araw-araw, kagaya ko, bumabangon ako ng alas 5 ng umaga para pumasok sa trabaho. Siyempre, ang sahod natin is pambayad ng atin. Pambayad ng atin. So, kailangan ko rin tayo sa heartbreak. Dito natin susunduin ang ating sagot. Kasi dito siya sa bus station. Dahil napalampas niya yung isang bus na papunta sa bahay, papunta pa uwi. So ayun na mong full moon. Ang ganda.
maganda naman ng gold na gold yung